Gawa naman tayo ng char siu, Pinoy style lang at medyo Hong Kong style noodles. So simulan natin sa 1/2 teaspoon ng salt, 2 teaspoons ng sugar, 1/2 teaspoon ng pepper, 1/2 teaspoon ng 5 spice powder, at 1/2 teaspoon ng chicken powder. Mga 3 teaspoons or 1 tablespoon ng toyo, 1 teaspoon ng dark soy sauce, at 1 teaspoon ng cooking wine. At wala tayong gagawin dyan kundi i-massage lang siya. At ibababad natin niya kahit mga isang oras lang para lalong manuop yung lasa. At since wala ako nabiling Mickey na maninipis, itong medyo makapal lang nabili ko. So hinugasan ko yan, tapos babanlian natin ngayon para medyo mawala yung foul smell. At pagkatapos babanlawan ulit natin para hindi siya ma-overcook. Yan, parang ganyan. At tara, simulan na natin. So ito, after 1 hour, kinuha ko na sa ref yung binabad nating pork shoulders nga pala yon. So ipa-fry lang natin siya ng mabilisan hanggang magkaroon lang tayo ng tosta sa karne, para mas maganda ang itsura niya mamaya at mas masarap din siya. So after mga ilang minuto, binaliktad ko na rin yung kagad. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga tostado na sa gilid, sa gilage. Yan, tostain lang natin ulit ng onting-onte. At pagkatapos nyan, ibabalik ko na yung pinagbabaran. At lagyan din natin ng tubig, siguro mga 1.5 cup yung nilagay ko dyan. Yan ang pampapalambot natin sa pork shoulders. Around 30 to 45 minutes, okay na po yan. Bisibisitahin nyo na lang. Yan, after 40 minutes, malambot na siya. May natusta pa nga sa ilalim, so okay na yan. Pero same pang gagamitin natin, lalagyan natin ng tubig para mas crepe natin yung mga tostado sa gilid. Masarap po yan. At yan, titikman ko yan. Antayin ko lang kumulo at titimplahan ko na. Lagyan ko na onting asukal ulit at paminta. At dadagdagan ko rin yan ng pampaalat, which is oyster sauce na gagamitin ko. Antayin ko lang mag-caramelize yung sugar para matikman ko ng onti. At yan, lagyan natin ng mga 1 tablespoon lang ng oyster sauce. At pag kumulo na ulit, lagay na natin itong Mickey. Isang buong Mickey po yung gamit ko. At ito yung white part ng spring onions. Sayang naman kasi, sinama ko na dyan. At toge, naglagay ako. Mga 1 cup ng toge, pero dadagdagan ko pa yan kasi ma-overpower siya masyado ng Mickey. Lutuin nyo lang. At dadagdagan ko na siya ng toge. At antayin lang natin maluto yung toging nilagay natin, which is sandali na lang yan, kahit 1 minuto, basta high fire, luto po yan. At dinagdagan ko rin ng spring onions para may kulay na kagad yung ating noodles, para mas masarap na tingnan. At yan, siguraduhin nyo lang kung luto rin yung lomi or yung Mickey, at may ibang lasa yan pag hindi luto. Dire-diretso lang halo. At yan, okay na. Pinalapot ko na ng slurry para mas kumapit yung mga natirang sabaw sa noodles. O paano? Goods na yan. Plato na natin yan. At ako'y nagugutom na. Let's go! Rapsa!